Hi guys, James again from Gaming Central PH. Ang video na to is parang personal kasi may nagtanong sa akin kung gamer din daw ba ako o sadyang nagbebenta lang ako ng Nintendo Switch at mga gaming console. So, to answer that question, gamer din po ako. Well, in fact, baka nga mas gamer pa ako sa karamihan. Since ako ay no longer work, I have all the time in the world para maglaro ng video games. So, ako, na-try ko na lahat ng na-release na gaming consoles from Sony, Microsoft, and Nintendo. Pero ngayon, ang natira na lang sa akin is Xbox One, PS4, and syempre Nintendo Switch. Kay Nintendo Switch, meron akong tatlong Nintendo Switch. If you're wondering kung bakit tatlo yung Nintendo Switch ko, yan yung i-explain ko sa video na to. So, itong yellow na Switch na to, ito yung madalas namin ginagamit sa mga videos namin, saka sa mga posts, kasi ito yung personal kong Switch. Pangalawang Switch ko na to, dito ako naglalaro ng mga games. Ginagamit ko din tong Switch na to pang house nung mga digital accounts na binebenta namin sa page. Yung mga binebenta naming digital accounts ay different dun sa mabibili sa Shopee and Lazada kasi yung mga digital accounts namin ay purchased ng gamers din. So, hindi siya purchased via credit card tas parang fraud. Hindi ganun. Nanggaling siya sa mismong gamers din. Pakita ko sa inyo. Yan, yung mga accounts namin. So, nakukuha namin yan by purchasing mga bundle package sa Nintendo Switch. So, pag nakita namin may nakabind na digital account, binibili namin yung account. Tapos, pinapalitan na lang namin yung credentials. And same thing, ganoon din yung ginagawa namin. Pag may bibili sa amin, papalitan din namin yung email saka password para talagang sa kanila lang. So, ginagamit ko rin tong Switch na to pang redeem ng mga gold coins na makukuha sa mga physical game. So, ito yung main Switch ko, kahit ito yung pangalawa. Pakita ko naman sa inyo yung kauna-unahan kong Nintendo Switch. Kauna-unahan kong Nintendo Switch, ito. Binili ko to way back April 2017. So, 2 years old na siya. Naka-charge siya ngayon kasi low bat. Hindi ko na kasi nagagamit eh. So, ngayon ko lang ulit bubuksan. And, kung mapansin nyo, iba na siya. Hindi na siya Switch. Hindi. Nintendo Switch pa rin siya. Pero, yung software niya is CFW kasi ito eh. Since 2 years na, di ba? First released. Operating system niya is Android. Ang gumagamit nito is yung 2-year-old kong anak. Kasi hindi pa niya masyado na-appreciate si Switch. Pero gusto niya, pa naglalaro siya, magkamuka yung hawak namin. So, ayun. Ang na-appreciate pa rin niyang games ay Talking Tom, Subway Surfer, yung mga games sa Android. Pero gusto niya kasi magkamuka kami ng nilalaro. So, ayun. Meron siyang sariling Switch. Sa mga wala pang Switch dyan, daig pa kayo ng 2-year-old. Biro lang. So, ito yung Switch niya. Yung kauna-una akong Switch. Nung nabili ko yung pangalawa kong Switch, nag-ano lang ako, data transfer lang. Ayun. So, lahat naman ng save file, yung mga games na transfer naman, sobrang bilis at sobrang dali lang pala nun. So, if ever gusto nyong mag-upgrade ng Switch, kung naka-version 1 kayo, tapos lipat kayo ng version 2, sobrang bilis lang mag-transfer ng file. So, parang ano nga eh, parang kung gusto mong mag-quit ng Nintendo Switch ngayon, basta merong kang online subscription, sobrang dali mag-transfer. Or kung wala ka mang tawag dito, subscription ng online, pwede naman as long as magkadikit lang yung Nintendo Switch. Sobrang bilis lang niya. So, gumaganda rin pala yung lahat ng buttons niya. Na-try ko na maglaro dito dati ng Mobile Legends. Though, I don't really play Mobile Legends because it's free. I try to stay away ng paglaro ng mga free games. So, ayun. Tapos, yung pangatlo kong Switch naman, ay unpatched na naman. Patch pa rin. So, itong Switch na to, ito yung pinaka hindi ko ginagamit sa lahat. Kasi, ginagamit ko lang to for testing ng mga games. Kasi nagbebenta ako ng mga CFW na units eh.
So, kailangan maalam din ako sa process kung paano siya, kung merong bago. Kasi, syempre, kawawa naman yung bibili ng mga unit sa akin kung hindi ako marunong. So, ayun. So, makikita nyo, dalawa lang yung game niya kasi nga, hindi naman siya nagagamit talaga. More on, ano lang siya, testing pag may mga bagong update ng games or may bagong firmware. So, ayun. Kaya meron akong unpatch. So, ako kasi, kahit sabihin nating madali lang mag-CFW pag meron ka na unpatch, parang kawawa kasi yung mga software developer eh. Eh, pag napagod si Nintendo, saka yung mga developer na yun, kawawa naman tayong mga gamers, wala tayong malalaro. Kaya ako, I always play legit. So, ayun, mura lang naman yung mga games. Pero, kung gusto nyo talaga ng makatipid, kung gusto nyo talaga ng sulit, I must admit, sulit talaga yung CFW. Pero kung gusto natin suportahan yung industriya, bumalikan na lang ng carts. Madali namang trade or magbente. So, ayun. Ako, ganun ginagawa ko. Tip lang, no? Bumibili ako palagi ng first day release ng mga games. And then, once I'm done finishing the game, binibenta or tinitrade ko siya agad. So, ayun. Nalaro ko yung game for a small amount of money. Kaya ngayon, na-appreciate ko yung ano eh. Tawag dito, Mortal Kombat. Kasi, parang 5 hours lang, tapos mo na agad eh. Since yung time natin hindi na kasing luwag dati, sobrang ganda ng game. Pati yung bagong release na Astral Chains, 15 to 19 hours lang tapos na. So, kundi matapos si lahat ng ano ng quest. So, tapos na agad. So, ayun. Parang nowadays mas gusto ko yung mga ganong game eh. Hindi na yung mga abutin ka ng 200, 300 hours. Parang mas okay na ako dun sa quality game kahit hindi ganong kahaba. So, ayun, nakwento ko lang kung bakit ako nag kung bakit ako may tatlong Nintendo Switch. So, again, yung una is para makapaglaro ako ng sa akin since gamer din naman ako. Yung pangalawa kong Switch is para sa anak ko at yung pangatlo is more on testing lang kasi nga nagbebenta ako ng custom firmware na unit. So, kung ano man trip mo sa buhay, kung team legit ka man, kung Viva Pirata, bahala ka, malaki ka na. Okay? Alam mo na ginagawa mo. Ang masasabi ko lang, happy gaming sa ating lahat. Hindi naman kasi purke ano eh, purke baka legit ako, hindi ako magbebenta ng CFW na unit. Kasi isipin mo, bakit ko bebenta ng 12,000 yung unit kung pwede kong ibenta ng 17 to 18,000? Nagpapakatotoo lang naman ako. Dati nagbebenta ako ng unpatch ng same price. Pero by the end of the day, ang point pa rin yan is kung yung binentahan mo ba, ano bang gagawin niya dun? Magli-legit din ba siya? Pipiratahin niya? So, it's the same. So, yun lang. Hindi ko din nadepensahan yung mga naglalaro ng CFW. Okay? At hindi ko rin masinasabi na huwag kayong maglaro. Again, malalaki na tayo. Alam na natin yung tama at mali. At kung anong trip mo, susuportahan kita. Happy gaming sa ating lahat. Thank you.